passage na ito, sa pangyayari na ito na ginawa ng Panginoon Jesus. So, ang sabi sa verse 36, "But when he saw that the multitude, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered, like sheep having no shepherd." So, para maka-identify tayo noon sa experience ng Panginoong Isos, ay una, ay we need to see what Jesus saw. Ano makita niya? Mga tao. Ang term noon ay mga kaluluwa. So, para ma-sustain yung worthy ninyo sa pagdala ng Ebanghelyo, tingnan niyo ang bawat individual as soul, kaluluwa. Hindi lang na basta kung ano natapos niya o kung ano ang status niya sa sanibutan na ito, malaki, maliit, no, o hindi, kaluluwa yan. Parehas nga, kaluluwa yan sa tingin ng Diyos. So, multitudes, kita ng Panginoon na pakarami na ito ay mga tao. At again, ito ay sa context pala ng kanyang mga kababayan. Wala pa doon sa mga Gentiles, so katulad natin ng mga non-Jew. So, unang observation na makita natin ay we need to see what Jesus saw. Kung hindi natin makikita ang nakikita ng Panginoon Jesus sa sea of people, at tinginan natin doon ay mga tao, crowd, hindi kaluluwa, ay maglulus yung ating heart para sa pagdala ng gospel. So, dapat tingnan natin ang multitudes, ang crowd, sa paano tinitingnan ng Panginoong Jesus. At ito nga, yung mga tao na ito na kanyang pinagaling, tinalhan ng Ebanghelyo, pinuntahan sa kanilang mga lugar. And pangalawa, ay we need to feel what Jesus felt. At ano ito? He was moved with compassion. O, awa, ang mahirap kasi i-dissect sa Tagalog yung pagkaiba ng awa doon sa awa. Siguro, para bang pagkaiba din ng pity at saka ng mercy. Pero ang other side dito ay pinapakita ang human side ni Jesus Christ at kung ano ang kanyang attitude towards sa mga makasalanan. So, ng last Sunday kasi ay pinos ko sa projector yung projected program ba natin, Joe. At talagang binokro ko yung sessions na yun, lalo na doon sa portion na yun na love and forgiveness. So, very balanced yun kasi marami na yung trend ng mga groups ay puro lang mas dominant ang love. So, nabalas yun ng forgiveness kasi given na iyon sa isyu ng pagiging sinners ng mga tao na nangangailangan ng forgiveness. So, compassion ang nakita ng Panginoon kasi kahabag-habag ang mga taong ito. Saan pupunta ang mga ito para hindi sila ma-bail out sa kanilang spiritual standing, spiritual situation na ito. Sick na sila physically, sick pa sila spiritually. Ay, ang lungkot naman yan na ganyan na sitwasyon. So, si Jesus Christ mismo, nakita natin ang example ng pagkahapag, pagkagukoy. Yun ang hiling lang sa atano. Yung L ay magga na wala yun sa kapis, wala yun sa antikin, wala yun sa ilo, at wala yun sa negros. So, pagkaguoy na sa mga tao at nag-expand pa si Mateo ng kanyang description because they were weary, pagod. Hindi lang ito pagod sa katawan. So, kanilang kanilang spirit. Kung may ibang translation dyan ay harassed.
nasa casino na nakakuan ng mga sheep na walang shepherd, walang protector, at pag-alagala lang ay open kung sino ang pwedeng makapag-devour. So nakakalungkot yun, shepherd and flock na relationship. Pero dito ay tao, mga tao na maghihintay kung anong mangyayari sa kanila. That is what Jesus felt. And thirdly, we need to do what Jesus did. So, wala na tayo sa verse 35. Masisayangin act niya ito, pag-prove ng kanyang pagiging Messiah. So, ang isa sa mga ginawa ng Panginoong Jesus at iniutos niya sa mga naunang mga disciples ay nasa verse 38 na therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. So dahil ang pag-ani daw ay talaga napakarami pero konti lang ang mag-ani. So, contrast na contrast pag sa setting natin pag mga manok. Kung gusto mo ng malinaw na mayroon kang 20 na manok, dapat nag-alaga ka ng 60. Kasi ang 20 niyan ay allocated para doon sa mortality. Ang 20 niyan ay allocated doon sa mga nagsisipul-sipul at manikwat ng manok. So, matira niyan ay sa iyo. Kaya kung gusto mo sigurado ng 20 na manok, may allocation ka ng losses na 40. At gumaganda na ay isang linya mo lang yan, nawawala na doon yung iba. Sana ganito yung pagdadala ng kaluluwa sa Panginoono. Okay, nangyayari ito sa church context. Pag maliit pa ng mga bata na sa probinsya ay alagaan ng simbahan, hindi makagraduate ng college, mag-migrate sa mga cities, at nandoon sa mga malalaking simbahan, at siyempre ay mas nakapan sila doon dahil meron silang training nung maliit pa sila. Nabibinig pa natin ng mga chika na nagmamalaki yung mga pastor na nasa cities. Tingnan mo, yung aming simbahan, nalalaki. Pero nakalimot sila, nakaramihan noon, ay galing din sa mga probinsya. Iyon naman sa mga maliit. Ganyan ang nangyayari sa ngayon. Pero anyway, mabayaan na natin iyon. Ang importante ay yung portion natin. So, pray that the Lord of harvest to send out laborers into his harvest. So, ipanalangin natin sa Panginoon. Maraming mga conferences, mga pastors na nagpupusigil talaga pagdating sa evangelism na mag-reach out ng mga tao. Pero huwag natin kalimutan mag-umpisa ang lahat na iyan sa prayer request ng Panginoon. Nung nag-aaral pa ako nun sa seminary, nagulat ako sa statement ng former na president ng seminary namin. Wala kang mabasa sa statements ng Panginoong Jesus na siya ay nag-pray na may mga kaluwa na maligtas. Kundi, ang mabasa mong malinaw ay siya ay nag-request na maraming ipadala ng mga gumagawa sa ubasan. Dahil given na daw yun, pag maraming laborers, maraming maani. No, may nilagay pa kung ano dito, luma kung ngayon yung pinagalingan nito. In our churches, we have many worshipers but few laborers. Ito ay mga 15 years ago na nadinig ko na nasulat. At reality yan, sa mga simbahan, marami ang gusto lang na nandoon, kakanta, papalakpak-palakpak, praise the Lord brother, praise the Lord sister. Pero pag field work na, pag mag-reach out na ng kaluluwa, marami yan ang na-allergic. Hey! Nahadlok akong gawa. Hindi talaga ako magsawa na palaging kung may introduction ako kay Brother Noel ay yung sinasabi ko. Siya ang nadala sa akin sa Panginoon. Kasi ilang buwan ko nang iniisip yan, tama ba yung ginagawa ko? Pero boy, kung paano sa iba, kung may kaibigan ka, ay ganito, engineer yan siya.
ano, ay, branch managerian siya sa ganito ganito kasi gusto natin magpa-identify sa mga may mga achievements ng mga tao na ay ko na siya nadako-dako ng ganito mga pag-iba siya ang nagdala sa akin sa Panginoon. Amen. Ay, yung paging engineer, yung paging dako-dako hanggang dito may nasa lupa, pero ikaw bilang individual soul na maliit sa Panginoon, hindi naman ang kabilang buhay yan for all eternity. Man. So, I think hindi yata ako magpapabot din, Brad, sa ganyan. Inulit ko na naman kanina sa kanila. Gusto na may sila sa inyo kanina. May dalang halang nilaging 4SL na iyon naman. Sigurado may magbibigmo na yan. As you miss, na, nakakatanda na ako. Ay! April, June, May, di ba? Joke. Ay, yun, magkatanong naman, joke, June, alam. So, dapat huwag mawala sa puso natin na ito, na ang burden ng kaluluwa na si, what did profit a man if he gained the whole world and lost his own soul? O what shall a man exchange for his soul? Magkano ka ba? Magkano ba ang kaluluwa? Kinapan ngayon, magkano na ba ang presyohan? Depende kung may inyo ng 10 million. Pero magkano ba ang presyo ng kaluluwa? 10 million? 100 million? 1 billion? Priceless. Dahil kung may presyo, marami na sana ang mga mayayaman na nagpa-reserve ng lugar nila sa langit. Pero ang part naman doon ay yung it is not of yourselves, it is the gift of God. Lest any man should boast. Bakit ka papasok sa langit? Ay Lord, 100 million yata ang aking kwan. Binili ko ng isang porsyon dyan. Ay, pro-rich pala si Lord. Ay, paano naman yung kwan? Yung halos hindi na makakain sa isang araw. Wala na. Very fair ang Panginoon. So, tingnan natin ang value ng kaluluwa. So, we need to see how Jesus saw people. We need to feel how Jesus felt about people, and we need to do what Jesus did. Pray for the Lord of Harvest. So, ang Diyos na nagpag-ani. Sa level namin ni Pastor Diyos, may trouble kami i-encounter niya sa grupo namin ng pastor. Minsan kasi, ano si big church mo? Ito, isip ko makakonnect talo pa sa para church kasi sa inyo, no? Sa amin kasi na highly traditional ng local churches na yung ating isipan na yun. Na pag walang malinaw na local church na nag-send out sa iyo ay lalabas ka na parang hindi legit o kulungong. Bugos. May mga ganoon. Bugos. Pero the point yung tanong nga, so bugos din ang salvation ko. May mga ganoon akong tinatanong ng ganoon. Ganoon. So, dito, sino ba ang nagsisend out o naghanap ng liburer? Ang local church ba? O mga grupo ba ng mga pastor? Ang convention ba? O association? Hindi po. Mismo sa bibig ng Panginoong Jesus na nagsabi siya na manalangin kayo sa Diyos na ng paano may translate ito, Lord of the Harvest? Diba? To send out laborers into his harvest. No, hindi tayo titigil sa pangangalap ng kaluluwa hanggat may panahon pa tayo. So, salamat mga kapatid. Nandito kayo. At ang inyong dala na heart ay mag-spill over sa mga kapatiran na nandito. So, pray mo lang tayo para tayo mag-usip. Let us pray, Lord God, thank you. Hindi po nagbabago ang heart ng Panginoon Jesus. Alam po namin na hanggang sa ngayon ay marami pang kaluluwa na nais niyong iligtas. Sa totoo lang, in one way or another, kung bakit kami may pagtitipon ng ganito, kami ay minsan na may nag-reach out sa amin, magdala ng gospel. At kami ay binigyan niyo ng buhay na walang hanggan, pinatawad sa aming mga kasalanan, binigyan ng lugar doon sa langit.
Salamat Panginoon na kami isinama ninyo sa inyong plano. Nawa ang mga katotohanan na ito ay huwag lumamig sa aming puso, na ito din ang maging motivation namin kung bakit kami magpatuloy na magdala din ng Ebanghelyo sa ibang tao. Maraming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.